So, kung mapapansin nyo, ang dalakang motor ay iba, no? Pupunta lang tayo doon sa may hardware, no? So, habang dala natin to. So, tinatry ko na rin tong Bergman kasi parang gusto ko nang mag-ship ng scooter. Kasi nakakapagod na rin. Masarap. Sarap na dalhin ng ganito lang. Piga ka lang ng piga. Preno, piga. Preno, piga. Walang kahirap-hirap. Ganyan lang. Relax na relax. Parang makakatulog ka nga sa ganitong sistema. Wala kang iintindihing clutch, cambio. So far, itong Bergman na to, maganda naman yung performance sa akin pagdating sa handling. Okay naman siya. Although hindi siya katulad ng NMAX. Pero parang mararamdaman mo na naka-NMAX ka rin dito sa ganitong position. Napaka-relax ng position talaga ng mga ganitong klaseng mga motor. Upright position, pwedeng pang long drive. Talagang maganda to pang long drive kasi di kahirap. Di man tayo makabili ng NMAX, pero scooter pa rin yung target nating motor. So kailangan kong ibenta yung gamit kong motor ngayon para pandagdag. Budget lang, mas mura to sa NMAX. Pero yung feel niya, para ka na rin naka-NMAX. So ang pupunta talaga ako sa bilihan ng tiles. So may dala akong tiles dito. Ayan o, nakasampa. Actually 8 pieces to na 60 by 60. Dalawang box to. Kasi sa isang box may apat. So dalawa to, ang dala ko ngayon ay 8 peraso. Karga-karga ko siya ngayon. Pero kung gagamitin ko yung sniper ko, hindi siya pwede. Kaya nga itong Bergman ang ginamit ko ngayon kasi may dala akong tiles. So itong motor na to, sabayaw ko pala to. So hiniram ko muna para madala ko tong tiles. Naninibago lang ako kasi mas hirap ako dun sa isang motor. Pagdating sa mga ganitong sitwasyon na. Malubak lang dito sa may open canal, grabe. Malaki yung paninibago ko kasi iba yung handling nito compared dun sa mga dicambio na motor. Tulad niya, malubak. Malubak siya pero hindi naman masyadong matagtag. Based on my experience lang ha, sa short ride, napansin ko lang dito, pag binili mo to ng stock, yung gulong nito maliit. Yun ang isa sa mga hindi ko masyadong nagustuhan dito sa motor na to. Kasi sa tingin ko parang mas malaki yung gulong ng harap kaysa sa likod. Hindi ko sure ha. Hindi ko pa ulit natitignan eh. So nandito na tayo sa bilihan ng tiles. I-check muna natin. Kasi meron tayong papareplace na tiles. Alright. Alright guys. I'm here. Yun. Nandito na tayo sa may bilihan ng tiles. Nakausap ko na si Ate Irene. Yan, napakabait nating seller dito na pinayagan niyang palitan yung tiles natin at nag-additional na lang ako para doon sa idinagdag na tiles pa. So yan sila, shoutout dito sa may-ari ng tiles. Ang bilis pakiusapan, mabalik na kami sa bahay, kita tayo sa daan. Alright. So balik tayo dito sa daanan, no? Pag wala ka palang dalan, sarap niyang dalhin, no? Pwede ka pa magkuyakoy. Ignorante ako sa motor na ganito. Wala lang, sarap lang sa feeling kasi wala ka na kung ano-anong kinakalikot sa paa mo, sa kamay mo, bukod lang sa preno. Gas preno lang, kagaya ng sinabi ko kanina. Para ka lang nagpapahinga habang nagmumotor. Meron ka lang hawak-hawak na manibela. No, pinipiga mo lang. Kaya advisable siya sa long ride kasi wala masyadong hassle. So shoutout sa inyo Suzuki. Baka na man. Bakit yan yun na inaasal mo? Parang trip ko na rin mag-test ng mga motor-motor. Meron pa mga ibang mga motor doon. So itetest na lang din natin para meron tayong vlog. Para meron tayong content, no? Why not subukan natin yung mga motor doon? Daming motor doon sa bahay. Kung ano-anong motor lang. Pero hindi pa rin nawawala yung pangarap ko magkaroon ng big bike, syempre. Kahit na 400cc lang, pwede na siguro yun. Takbong hayahay lang, no? Ano, tingnan mo yung takbo ko, 40. Diba? Siyempre, hindi tayo kamote. Sana all! Ayan, o. Diba? Ito lang, saglit lang yung sarap eh. Saglit lang yung okay yung kalsada. Pero mga ilang buwan lang, okay na yan. Makakadaan na tayo ng maganda-ganda dito sa open canal. Open canal to, pero ang nakalagay sa waist ay Danghari extension. Pero diretso to, papunta ng Alabang. Pero dadaanan mo muna yung Aguinaldo, isa sa mga alternate route.
Alright, masarap nang dalhin pala nito. Okay, ano lang. Kaya naman pala nakakatulog yung bayo ko dito. Sobrang relax na. So yun lang mga kapatid, na wala naman ako masyadong sinabi about sa motor na to, kasi hindi naman nakalagay nagpo-fully review ng mga motor, pero pwede ko rin siyang gawin. Pag meron tayo oras, magre-review-review tayo ng mga ganitong mga motor. Madalas sa content ko kasi yung mga pinupuntahan ko lang, kasi mas madaling i-edit yun. Pag i-edit ako ng mga nire-review ko, medyo madugo-dugo siyang i-edit. Hindi kagaya ng mga travel-travel lang, pinapakita mo lang yung mga lugar. Mas madaling i-edit yung compare dito sa mga tulad nito, yung mga specs, kailangan may pakita, madugudugong i-edit yun. Doon ako nadudurog sa editing kasi medyo mahina na yung mata ko sa matagal na pag-i-edit. So yun lang no, dito ko natatapusin tong vlog na to. Dahil pauwi na ako at magagawin pa kami. Alright, so magkita-kita tayo sa susunod na video mga tol. At kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like and subscribe. Alright, mag-ingat kayo palagi mga tol. Adios!